Good day mga ka-sports natin dyan. Pinom superstar Aliza Valdez ayaw man ang aminin ng kanyang mga kritiko, ngunit siya talaga ang the face of volleyball. Alam yan ng karamihan na kapag tinawag nga ang Aliza Valdez, nag-iisa lang ang Pinom. At kapag pinag-uusapan nga ang volleyball, ang unang pumapasok nga sa ating isipan ay walang iba kundi ang superstar na si Aliza Valdez. Hindi ito matanggap ng kanyang mga kritiko. Kung kaya, alam natin na kahit sobrang bait ni Aliza Valdez at friendly siya, palangiti at hindi siya namimili ng mga fans nilalapitan niya kung may mga gusto sa kanyang magpakuha ng picture. Ngunit sa kabila nito ay meron ngang naiinggit kay Aliza Valdez. At bakit kaya meron mga naiinggit sa kanya? Yan ang ating pag-uusapan at sino-sino ba ang mga hindi makatanggap sa kanya na siya ay Pinom. At sa vlog natin na ito, makikilala nyo ang may mga lihim na galit sa ating superstar Aliza Valdez. Kaya tutukan nyo ang ating vlog hanggang sa dulo para malaman nyo kung sino-sino sila. Pero bago ang lahat, subscribe ka muna. Click ang ating notification bell para lagi kang updated sa lahat ng issue sa volleyball. Susunod na! Pinom superstar Aliza Valdez, isa sa mga haligi ng Creamline Cool Smashers at marami nga siyang mga tagahanga. Ngunit alam nyo ba na karamihan ng mga kabataan ay inspirasyon nga nila si Aliza Valdez sa kanilang paglalaro ng volleyball. At kahit nga sa men's volleyball, maraming humahanga sa ating Pinom superstar Aliza Valdez. Karamihan nga ng mga volleyball player na gusto rin na sumikat ay si Valdez ang kanilang tinutularan. Bukod sa magaling na very humble pa, yan ang tumatak sa isip ng karamihan dahil ito ang nakikita nila sa ating superstar Aliza Valdez. Hindi natin maitatanggi na isa siya sa mga pinakamaraming may award pagdating nga sa larangan ng volleyball. Subalit alam nyo ba, ang nakakalungkot lang isipin na mayroon rin mga solid na kritiko si Aliza Valdez. Hindi naman siguro ito mawawalan, kahit sobrang bait mo ay meron at meron pa rin silang mapupuna. Hindi nga matanggap ng ibang mga kritiko ni Aliza Valdez na siya ang kinaguriang Pinom at face of volleyball sa ating bansa. At maraming ang kinukumpara kay Aliza Valdez kahit hindi naman qualified. Si Valdez kasi ang nauna na nagpasikat ng volleyball kung kaya sa kanya tinawag ang Pinom. Ayaw man aminin ng kritiko ni Aliza Valdez, subalit siya talaga ang dahilan kung bakit sumikat ng todo ang volleyball. Kung kaya nga, kapag naglalaro si Aliza Valdez ay sobrang daming ang nanonood ng mga fans dahil si Aliza nga ay isa sa mga pinakamaraming may fans. At dahil nga sa kanyang kabaitan, kung kaya hindi na tayo dito, mabibigla. Pero alam nyo mga ka-sports, sa kabila ng kabaitan ni Aliza Valdez, meron at meron ngang may mga lihim na may galit kay Aliza Valdez na talagang makikita nyo sa kanila na wala ngang ginagawang mabuti si Aliza, puro na lang pangpupuna. At kahit nga mga fake news ay ginagawa nga nila. Ngayon, ating kikilalanin kung sino-sino ba ang mga may pangalan na galit kay Aliza Valdez at madalas nga siyang batikusin at batuhin nga ng kung ano-anong masasakit na salita at fake news karamihan ang ipinapakalat nila kay Aliza Valdez kahit wala naman itong ginagawa dahil alam naman natin na si Aliza Valdez ay nag-iisang volleyball player na hindi natin maririnig na meron siyang pinarinigan, meron siyang kaaway at meron nga siyang sinagot na bashers. Walang ganun kay Aliza Valdez. Sobra talagang napakabait niya. Pero eto na nga mga listahan na may galit kay Aliza Valdez. Injun Joe, isa sa mga pinakakritiko ni Aliza Valdez at madalas ngang magpakalat ng fake news. At paduda-duda ang kanyang mga pambabash kay Aliza, mukhang personal na rin ang kanyang pag-aatake. Gayun rin itong si Juan Pablo na isa rin sa mga kritiko ni Aliza Valdez. Lalo na itong si Chico na madalas ngang mag-post ng kung ano-ano na masama tungkol kay Aliza Valdez at hindi lang kay Aliza, maging sa Creamline Cool Smashers team ay talagang madalas niya nga itong i-bash.
Rex Aguilar na madalas rin mag-post ng kung ano-anong mga negatibo kay Alyza Valdez at sa Creamdine Cool Smashers team. Maging si Angela Santos ay ganun rin. At itong si Stephanie Aguilar ay madalas niya rin atakihin si Alyza Valdez at ang Creamdine Cool Smashers team. Isama mo pa dyan itong si Kristen. Lalo higit itong si Patpat na talagang below the belt na lagi ang kanyang mga banat kay Alyza Valdez. Numero uno yan si Patpat sa listahan. Isama mo nyo na rin dyan si George Rigala, Rosa Maria, Marilyn Arthur na hanggang sa kasalukuyan nga makikita nyo sa kanyang mga bagong posts ay inaatake niya na rin si Alyza Valdez. Walang tigil to, nagpahinga to ng ilang araw pero ngayon nakabalik na naman. Kasama rin dyan si Dayman at si Hannah Lynn, si Momo, si Anastasia Merit at si Anonymous Participants na nagpakalat nga na pumanaw na si Alyza Valdez. So iyan nga yun mga nasa listahan natin. Subalit ngayon meron na naman mga bago nga na nambabash kay Alyza Valdez. Ngunit ako'y naniniwala na dummy account lang ito sapagkat ibang iba na naman ang mga pangalan na lumalabas. Hindi nakasama sa listahan natin ang mga bago nga ngayon nambabash kay Alyza at meron yan sa Philippine Volleyball makikita nyo. Yan mga inggit lang yan kay Alyza Valdez kaya wala silang magawa. Halos karamihan nga ng mga nambabash kay Alyza Valdez ay hindi naman kasi true account nila. Kitang-kita naman natin na mga dummy account lang sila at mukhang mga trolls nga sila. Alam kasi natin na maraming naiingkit kay Alyza Valdez at ang iba ay namemersonal na. At kinakalkal ba nila ang ikakasira ni Alyza Valdez ngunit hindi naman nila yan magagawa dahil alam naman kasi ng nakakarami kung ano talaga ang tunay na ugali ni Alyza Valdez. Very humble siya at kahit ano pa ang iba to sa kanyang paninira ay hindi na magbabago ang paningin kay Alyza Valdez na isa siya sa mga volleyball player na humble, sikat at tinatawag ngang face of volleyball at phenom. Kaya sa mga bashers dyan at inggit kay Alyza Valdez, sorry kayo kasi kahit anong gawin ninyong fake news ay wala naman sa inyong maniniwala. Gayunpaman nakakagigil nga lang minsan dahil talagang ibinabato nila ng mga hindi ka nais-nais na salita si Alyza Valdez. Ngunit wala na tayong magagawa dyan, hindi natin to kontrolado sapagkat mga trolls nga sila. Hinahamon pa nga nila si Sir Alan Acero na habulin sila at ipa-NBI kung mahuhuli raw sila. Yan kasi ang kanilang hamon. Hayaan na natin sila kasi naniniwala naman tayo na meron rin pagkakataon at balang araw ay matitigil rin ang kanilang pangbabash sa ating phenom superstar Alyza Valdez. At least tayo solid tayo kay Alyza. Yan muna ang pinaka-latest natin sa mundo ng volleyball. Thank you so much. God bless.